Magandang magandang maga po sa inyo lahat at welcome sa ating programang Patnubay sa Lusugan dito sa DWBL 1242 kHz sa inyong mga radyo. Ako po ay napapakinggan nyo araw-araw 7:30 to 8. At kayo pong mga nanonood sa Facebook, ugaliin po ninyong i-like at saka i-share para makinabang ang inyong mga kaibigan. Pwede nyo po kong bisitahin sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Kung may concern kayo, may katanungan kayo, pwede nyo akong i-message dito sa ating Facebook page, no? At saka po, kung nais yung balik-aralan, yung mga lecture ko, pwede nyo akong puntahan sa aking YouTube channel. Hanapin yung pangalang Rose Alfonso. I-click nyo po yung subscribe, and then lahat po ng episode ng aking lecture ay lahat ito ay inyong mapapanood. Ako ay si Ma'am Rose, isang health educator, member ng KBP, Kapisan ng mga broadcaster sa Pilipinas, mula noong 1985. Bilang isang health educator, ako po ay nagtapos ng bachelor's degree in education, nagpatuloy mag-aral ng public health, at nag-aral po ng natural medicine sa San Diego, California. Nag-attend ako ng seminar tungkol sa alternative medicine sa Weimar Institute sa Sacramento at ganun din po sa School of Alternative sa Palm Springs, California. Ang layunin ko po ay hindi ko palitan ang serbisyo ng doktor, anuman sakit meron kayo, pagpa-check up kayo sa doktor, iwasan natin ang self-medication. Kasi po, prevention is better than cure. We need education more than medication. Yun ang dahilan, sabi ko, bumili kayo ng ating Health and Home Magazine. Ito pong ating Healing Wonders of Water. At ganun din po yung ating, ito pong ating encyclopedia, Natural Remedies Encyclopedia. Ito po yung merong 11,000 na alternative medicine, natural remedies na tinatalakay. Mga more than 700 na sakit, tinatalakay yung nature ng sakit, symptoms ng sakit. Ano po yung kanyang alternative remedy. Ito yung no-offer nitong Natural Remedies Encyclopedia. May siyang 839 pages, hardbook, 4,800 po ang halaga nito. Kung interesado kayo, pwede nyo akong i-PM, personal message, at ito'y ma-deliver sa inyong tahanan. Mag-message lang kayo sa akin sa Facebook, no? Ngayon ang tatalakayin po natin, yun naman low blood, hindi po high blood. Ang presyo ng dugo ay yung puwersa na tumutulak sa mga pangunahing ugat ng ating katawan habang binubuga ito ng ating puso. Ang puwersang ito ay nananatiling pareho sa buong magdamag. Ito'y maaaring magbago upang makamtan ang pangangailangan ng katawan at apektado ang samot-saring aspeto gaya ng posisyon ng katawan, paghinga, estadong emosyonal, ehersisyo at pagtulog. Ang presyon po ng ating dugo ay sinusukat bilang systolic pressure at diastolic pressure. Ang gamit po natin ay yung stethoscope. Ito pong systolic pressure, ito yung presyon ng dugo kapag ang puso ay tumitibok habang nagbubuga ng dugo. Diba yung sabo, 120 over 80. Yung 120, yung mataas na number, ang tawag doon ay systolic. Ito yung pressure ng dugo kapag ang puso mo ay tumitibok habang nagbubuga siya ng dugo. Yung diastolic naman, ito yung pressure ng dugo habang puso ay nagpapahinga sa pagitan ng tibok nito. Ang normal po ng pressure ng dugo, karamihan, no? Karamihan po ng ating normal na pressure ay 120 over 80. Mas madalas, nabibigyan ng attention ang numero sa taas, yung systolic bilang isang malaking aspeto na karamdaman na kinalaman sa sirkulasyon ng ating dugo. Kaya pagka nagkakaedad na ng 50, pag menopause na, karamihan po ay nag-high blood na. Pero ito, ang pag-usapan natin yung hypotension, yung mababang presyon naman ng dugo. Ito yung condition kung saan ang presyon ng dugo na umiikot sa buong katawan ay mahina kumpara mo sa normal o mas mababa pa sa inaasahan natin. Ibig sabihin, mahina ang pagdaloy ng dugo. Masasabing low blood pressure kapag nakuhan sukat ng presyon ng dugo mo
ay umaabot lang ng 90 over 60. Kaya pag ang blood pressure mo 90 over 60, kinoconsider po na low blood yun. Kadalasan, ang kaso ng low blood pressure, nagdudulot lang ng simpleng simptoma, gaya ng pagkahilo at pagkahimatay. Maaring nakakaranas ka din ng panlalabo ng panghiningi, kawalan ng konsentrasyon, masamang tiyan, panghihina ng kalamnan, naliliyo ka, namumutla, nalalamig ang balat, mabilis at mahina na pulso, inihingan ka, at saka nakakaramdam ka ng pagod, at masakit na ulo, depresyon at pagkauhaw. Ang low blood pressure kung walang kasamang mga simptoma ay maaaring isang tanda lang ito na malusog na puso at katawan. Natural ang low blood pressure ay mga taong atleta o mahilig mag-exercise. Lahat po ng mga athlete at mahilig mag-exercise, mababa ang presyo ng dugo nila. So, pag wala kang sakit, okay lang yon. Ngunit, ang lahat ng tao ay maaaring makaranas ng mababang presyo ng dugo. Maaaring mas madalas sa mga edad na 65 o pataas. Ang pagbagsak ng presyo ng dugo, maaaring dulot ito ng isang sakit. Tulad po ng pagbubuntis, o kaya yung meron kang sakit sa puso, o mahinang pagbomba ng puso, o kaya dilated o lumalawak ang mga ugat at mga sirang valvula ng puso, o meron kayong sakit na Parkinson disease, yung nanginginig na gano'n tulad ni Muhammad Ali, o sakit ng thyroid o kaya adrenal gland, o kaya mababa yung blood sugar mo, o kaya yung mababang tubig sa katawan, dehydrated ka sa sobrang init ng tubig sa sauna o sunstroke, bigla ka nagkaroon ng emotional shock, maaaring magkaroon ka ng pagkawala o pagkabawas ng dugo. Maaaring isang matinding infection sa katawan, matinding allergy, kakulangan ng sustansya sa katawan gaya ng vitamin B12, o kaya minsan pag-inom ng gamot na pampaihi, diuretic, yung mga alpha blockers, beta blockers, mga antidepressant, ito yung minsan biglang bumabagsak ang presyo ng dugo. Maaaring ito'y nakakamatay dahil maaaring ito'y sanhi ng internal bleeding or severe allergic reaction, o bababa ang sobrang taas ng body temperature, o kaya na heart attack ka, o may impression ka sa dugo, o meron kang sepsis, nararapat magpatingin ka kagad sa doktor pag biglang bumagsak ang presyon ng iyong dugo. Ano pong tawag doon? Hypotension. Pag mataas ang blood pressure mo, hypertension. Pag mababa ang presyo ng dugo mo, hypotension. Paalala mo na po sa ating best herbal oil. Ito'y langis na pinagsama-samang katas ng aprobadong halamang gamot tulad ng eucalyptus, sambong, luya, acapulco, oregano, lagundi at tanglad at iba pa. Subok na mabisa po yung ating best oil sa stiff neck, sa kabag, dysmenorrhea, almoranas, pulikat, varicose vein, patay na kuko, alipunga, eksema, pigsa, allergy sa balat, kati sa kagat ng insekto, may kutuka o lisa, nakakaalis din yan, at kapag nakakaalis ito ng pananakit ng katawan, lalo na po sa mga arthritis, sa mga rayuma, sakit ng ulo. Pag hinaplos mo to sa katawan, di kayo dadapuan ng lamok. Kaya iwas dengue at malaria. Panghaplos po ang ating best oil, pangimpis ng bugbog, mga maga, pamparelax ng muscle. So, mabibili niyo yun po yan sa Lagman Building. Paano ba pagpunta ng Lagman Building? Yan po yun nasa Blumentritt. Iwas traffic. Sakay kayo ng LRT. Baba kayo ng Blumentritt LRT station. Nasa kanto lang po yung Lagman. Nasa baba natin ng 7-Eleven, room 315. No? Pag akyat nyo sa third floor, turn left, na doon ang Patnubay sa Kalusugan. Punta kayo Thursday 2 to 4, bukas yan, para bumili kayo ng ating products. Pero kung gusto nyo ako makita ng personal para magpa-check up kayo, araw po ng Biyernes 10 to 12, na doon ako, para masilip ko matay nyo. At di po ako nagda-diagnose ng sakit. Magpa-diagnose kayo sa sakit niya sa doktor, after na ma-diagnose kayo ng doktor, ay sisilipin ko mata nyo, nag-iiba po yung kulay tsaka shape ng mata nyo,
libre po ang ating consultation para malaman ko bakit lumalala ang sakit nyo, anong herbal medicine. Kaya meron po tayong seminar Friday sa ganap na 10 to 12. Malalaman nyo kung anong water therapy ang maganda sa low blood, sa high blood, ano man sakit meron kayo, ay magkakaroon tayo ng seminar sa water therapy, no? Kaya pagka kayo po'y low blood, nagdudulot lang ito ng simpleng panandali ang pagkahilo at ibang mga sintomas. Kadalasan po'y binabaliwala ng iba at bihirang hindi kayo nagumiinom ng gamot. Ngunit ang mga sintomas na naranasan mo araw-araw, mabuti po nabigyan mo ng pansin. Pagka bibigyan kayo ng gamot sa masyadong mababa ang dugo ninyo, depende sa sanhin ito. Kung ang low blood pressure dahil sa ibang mga sakit tulad ng sakit sa puso, diabetes at meron kayong goiter, makakatulong po na yung mga gamot ay rereseta sa inyo, depende kung anong sakit meron kayo. Kaya dapat umiinom kayo ng gamot na rereseta ng doktor para malunasan ng low blood pressure. Kaya sabi, kapag ka low blood ka, dagdagan mo ng konting asin ang iyong kinakain kasi nakakapagpatas ng pressure ng dugo yung asin, konting asin, no? Medyo maalat kung kumain ka. And then, uminom ka ng tubig. Pag dehydrated ka, kulang ang tubig, lumalapot ang dugo mo. Kasi nga, malapot, kulang ka sa tubig. Kaya pagka low blood pressure ka, ibig sabihin, meron kang kulang ka sa tubig sa katawan. Kaya pag hindi ka magkulang ng tubig sa katawan, inumin mo yung 2 litro ng tubig sa buong maghapon, no? At saka isa pa, lagi mong lagi ka nagpapakuha ng presyo ng dugo mo sa loob ng tahanan mo. Minsan pagka low blood ka, pag nasa maraming tao ka, nahihilo ka. Hindi mo sila kaya. Kaya kailangan pag-aralan ng doktor ninyo bakit masyadong bumaba ang presyo ng dugo ninyo. Kasi po nagkakaroon ka ng panandali ang pagkahilo yan, yun ang kadalasang sintoma yan. Kaya minsan binabaliwala, bihirang ginagamot ang low blood. Kunit ang sintoma ay nagbibigay na sa iyo ito ng abala, kailangan po magpa-check up na kayo. Dagdagan ng tubig sa katawan, ito pong tubig na iniinom nyo ay nagpaparami ng dugo. Tapos, kumain kayo ng masustansyang pagkain. Pagkatapos, ay sapat na oras ng tulog. Kasi nga po, yung kulang sa tulog, no, yung kulang sa tulog, pagka puyat ka lagi, halimbawa, 4 oras lang ang tulog mo, ay kailangan po ay dagdagan mo. Huwag kayo magpupuyat. Lalo na po yung nagtatrabaho sa nakakilala po yung mga nagtatrabaho sa call center na talagang sobrang puyat sila, pagod na, puyat pa, eto po ay nagkukos ito ng low blood pressure. Kaya dapat meron kayong sapat na oras na tulog, lalo na kulang ka na sa tulog, naninigalyo ka pa, talagang bababa pa ang presyo ng dugo nyo. Kulang ka sa tubig, puyat ka pa, hindi ka pa nag-exercise, hindi ka pa kumakain ng masustansyang pagkain. Kaya kailangan huwag kayo masyadong mahilig sa matatamis na pagkain, no? At saka iwasan nyo yung paninigarilyo. Paalala mo na po dito sa ating lecithin. Ang lecithin, lalo na pag edad ka na 40 years old pataas, nagiging makakalimutin na tayo. Ang lecithin, ito'y ang nagbibigay sa atin ng natural source of choline. Ito'y merong important role sa pagpapasigla ng ating memory. Ang lecithin ay nagpapagaling ng mga memory disorder tulad ng dementia and Alzheimer's disease. Para ma-activate yung sluggish mind, ma-improve ang memory mo, ang lecithin, ito'y nagbibigay ng vital neurotransmitter na acetylcholine. Ito'y tumutulong para ang ating memory ay maging masigla for memory storage and retrieval, para sa ating brain cell
maganda po mag-take kayo ng lecithin. Sa mga estudyante, nagsipag-aral, mag-take kayo ng lecithin. Isa sa umaga after almusal, isa sa hapon pagkatapos maghapunan. Kaya inom pa nito everyday, pampabata din po yan, no? Yan po ang dapat yung i-take. Ganon din po yung ating activated charcoal. Pagka kayo po ay kinakabag, ito'y tumutulong din ito sa kidney function para ma-filter out yung mga undigested toxin and drugs. Lalo na po yung mga drug addict, umiinom ng pinagbabawal na gamot. Na-overdose ka sa gamot. Nalason ka, na-food poison ka. Magandang panlaban po yung activated charcoal. Inom ka kagad ng tatlo. 2 hours after mag-apunan ka, inom ka. Pero pagbaba, bigla kang hinika dahil meron kang nakain para masipsip po yung allergy dahil dun sa kinain mo, sisipsipin po ng activated charcoal yan. Pang-iwas din yan sa bad breath, pang-iwas yan sa kabag, at pang-iwas yan sa mga tetano. Pag nasugatan ka, nakagat ka ng aso o pusa, hugasan mo mabuti at tubig at sabon, hugasan mabuti, tapos bubura mo ng activated charcoal, iinom ka ng charcoal, tatlo, after that. Yun namang ating fish omega-3 fatty acid fish oil. Ito po ayon sa pag-aaral ng omega-3 fatty acid, ito'y fish oil, nakakabawas sa panganib sa high blood, sa stroke, heart disease, heart attack, and death from heart disease. Maganda to sa rheumatoid arthritis. Kung may barin puso mo, madali kang mahapo, hinganin, mag-take ka ng omega-3 fatty acid fish oil. Isa sa umaga, isa sa gabi, isabay mo na sa lecithin. Available po to sa Lagman Building. Kung gusto mo magpa-deliver sa pamagitan ng LBC, eh, message nyo lang po ako, no? Okay, ang kaalaman tungkol sa low blood o hypotension, ibig sabihin nito, pagka low blood ka, mahina ang daloy ng dugo mo. Kadalasan, ang kaso ng low blood pressure, nagdudulot ng simpleng simptoma, pagkahilo, pagkahimatay. Ngayon, sa mga malalang kaso, maaaring ito'y mga nganib ang buhay mo. Masasabing low blood ka pagka 90 over 60 ka. Ito'y higit na mababa kaysa normal na sukat na 120 over 80. No? Ano po ba yung blood pressure? Ang blood pressure o pressure ng dugo, ito yung puwersa sa dugo na tumutulak sa mga pader ng ugat na dinadaluyan nito. Kagaya ng puwersa ng hangin sa loob ng isang lobo. Diba? Ito yung lobo. Pag umihip ka ng hangin, lolobo yan. Yan po ang tinatawag na presyo ng dugo. Puwersa na tumutulak sa dugo, na tumutulak sa pader ng ugat na dinadaluyan ito. Kaya pagka ang puwersa mo ay maaring tumaas, ang puwersa ay mataas, hypertension ka. Pag mababa ang puwersa, ito po ay low blood. Kaya ang normal na blood pressure, 120 over 80, ngunit maaring magbago dahil sa iyong pagkilos, sa iyong pagtatrabaho, maaring ito'y magbabago ang presyo ng iyong dugo. Kaya nga po, yung dalawang numero na makikita mo, itaas, ibaba, yung itaas na number ay systolic, ang ibabang number ay diastolic, no? Kaya kasabay po nito, pagtibok ng puso, no? Kaya ngayon, yung mga bubabagsak ang dugo, maaring ito'y dulot ng mga kondisyon ng pagbubuntis, kondisyon ng sakit sa puso, o ikaw yung merong problem sa thyroid gland, o mababa ang blood sugar mo, o dahil sa diabetes mo, o mababang antas ng tubig sa katawan mo. O kaya nag-donate ka ng dugo, o kaya yung babae nire-regla, sobra ang bleeding. Grabe, talagang isang linggo, isang buwan ka nang nagdurugo, pwedeng mag-cause ng pagbaba ng presyo ng dugo mo yan. At saka yung matinding impression sa dugo, matinding allergy, kakulangan ng susta sa pagkain, at saka mayroong mga gamot na iniinom mo na nag-cause ng low blood mo. Kaya lahat ng tao pwedeng makaranas po nitong low blood na ito. Kaya ito, kapag tayo po ay low blood, ang low blood ba ay katumbas ba ito ng anemia? Hindi po.
ang low blood ay tumutukoy sa mahinang presyo ng dugo, abang ang anemia naman ay tumutukoy sa kakulangan ng hemoglobin or oxygen sa dugo. Tandaan nyo po, iba po yung low blood sa anemic. Yung low blood, ito yung mahinang presyo ng dugo, habang ang anemia naman, ito'y kakulangan ng hemoglobin or oxygen sa dugo. Magkaiba ang dalawang condition na ito. Ngunit maaaring magdulot ng parehong epekto sa katawan, parehong nagkukulang ng supply ng oxygen sa katawan. Kaya ang low blood pressure, mas kilala sa Pinoy sa tawag na low blood, ang hindi, ito naman po ay hindi naman ito kinakatkitaan ng seryosong problema. Pero kung ikaw ay may sintoman low blood, tapos meron ka pang ibang nararamdaman, kailan magpasuri ka sa iyong doktor. Lalo na po yung sobrang hilo, gaan ng ulo, pag ikaw ay tumayo, bigla kang nakatayo ka, bigla kang uupo, bigla kang tatayo. Meron po akong auntie, ganun eh. Naglalabas siya, bigla siyang tumayo, bumagsak niya, cardiac arrest po yun. Namatay po siya sa ganung kalagayan, no? Kaya magpatingin kayo sa doktor para isagawa niya ang physical na pagsusuri, paulit-ulit titingnan ng blood pressure, pulse rate, at pagkatapos ikayo'y patatayuin, paupuin sa ilang minuto at titingnan po niya kinukuha ng kayo ng blood pressure. Sinasagawa din yung ECG, electrocardiogram, para sukatin ang iyong heart at rhythm ng echocardiogram, isang uri ng ultrasound na tumitingin sa puso. Baka kailangan mong kuhanan ng dugo para sa blood test para makita ang posibleng anemia o posibleng blood sugar. Ano po ba ang gamot sa low blood? Ano po ba? Ano sabi pagbabago ng lifestyle? Kaya dapat, ang sabi nga, inuulit ko, pagkain ng maalat, dagdagan mo, mag-inom ka ng maraming tubig, huwag kang mag-inom ng alak, uminom ka ng tubig, lalo na pag mainit na panahon, lalo na pag meron kang sipon at trangkaso, magpa-check up sa doktor para makitang posible na low blood ka, maresetahan ka. Huwag mong kalimutan yung regular exercise para maging normal ang sirkulasyon ng dugo mo. At saka mag-ingat ka sa biglang pagtayo o biglang pag-upo para mapaganda ang sirkulasyon ng dugo. Pagka nakaupo ka, pagkahiga mo sa kama, no, huwag ka kagad tatayo. Uupo ka muna sa tagilidan ng kama mo, then hinga ka man ng malalim at pipindutin mo yung uka dito sa nguso mo para hindi ka mahilo. At meron kang hahawakan. Maaring hawakan mo yung headboard, hawakan mo likod ng upuan pag tumatayo ka. Gawin mong pagtayo dahan-dahan. Kapag babangon ka naman sa higaan, dahan-dahan kang umupo o tumayo sa tagilidan ng higaan mo ng ilang minuto bago tumayo ng marahan, no? Iangat mo yung ulo sa pamagitan ng paglagay ng dobling unan sa ulo mo kung ikayo ay mababa ang presyo ng dugo yun. Iwasan nyo rin po ang pagbubuhat ng magbigat. Huwag umiri yung sobra kapag nasa kubeta ka. Iwasan mo din ang pagtayo ng matagal. Iwasan mo rin yung malantad ka sa init ng tubig tulad ng hot shower or spa. Kaya minsan merong nagpapaspa na namamatay sila dahil sa sobrang init. Ito po, tulad ng hot shower, biglang bumabagsak ang blood pressure nila. Kaya ngayon, inuulit ko, pagka ikayo'y tatayo, ay palaging meron kayong merong nakatambay sa paliguan ninyo ng ano, ng pwede nyong hawakan, no? Meron kayong hawakan para in case na mahilo ka, babagsak ka, may hahawakan ka kasi baka mabagok ang ulo mo man ito in case ikamatay mo. Kasi para makaiwas ka sa problema sa low blood, babawasan ang kaso ng pagkahilo, ay kailangan po nito ay sabi, magbawas ka ng carbohydrates, tsaka isa pa, iwasan mo ang kumain ng masyadong matatamis. Okay, ugaliin po ninyo lagi na makinig sa akin 7:30 to 8, Monday up to Friday,
dito po sa DWBL 1242 kHz patnubay sa kalusugan. Sa Facebook po, hanapin nyo ko sa aking Facebook page. I-like nyo, i-share ninyo. Hanapin nyo rin po ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para mapanood nyo lahat ng aking lecture. Ako po yung merong paaralan sa Noveleta Cavite, sa Noveleta Cavite. Nag-offer kami ng kinder hanggang grade 10. Kaya kayong mga taga-Cavite, Noveleta, Rosario, Cavite City, pwedeng enroll ninyo ang yung mga anak. Okay? Bumisita po kayo sa Lagman Building every Thursday, 2 to 4 ng hapon. Friday, 10 to 12. Para makabili kayo ng ating mga products. Ngayon, napupunta na tayo sa ating Food for Thoughts. Sa ating pong My Life Today, ito'y devotional book for adults. Ito pong Food for Thoughts natin na ito. Meron marami kayong matututuhan. Meron pong mga verses sa Bible, no? Itong mga verses sa Bible na to, maging gabay natin ang salita ng Diyos sa ating lahat ng plano the whole day. Tulad po nito, sabi sa James 4:10. Ano po ang sabi sa James 4:10? Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Ano sabi? Humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. James 4 verse 10. Alam mo yung ang panalangin, ito yung communion with God, the fountain of wisdom, the source of strength, and the peace and happiness. Yung pananalangin, ito daw po yung source ng wisdom, fountain of knowledge, the source of strength, peace and happiness. Kaya nga po, ang sincere prayer ng mga magulang, ito yung protection sa kanilang mga anak na kailangan manalangin na may pananampalataya upang gabayan tayo sa ating buhay sa araw-araw. Kaya po napakahalaga sa magulang na kanilang ipinapanalangin ang kanilang anak. Paglabas sa bahay natin, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanila. Para yung mga anak natin malayo sa aksidente, once na lumabas na yung anak natin sa bahay, ipanalangin mo na siya na hindi siya mapapahamak. Kaya sabihin mo sa ating Panginoon, no, sabi natin, Panginoon, sa umagang ito, hinihingi ko po ang gabay ng banal na espiritu. Protektahan niyo po yung anak ko pagpasok sa eskwelahan, gabayan niyo po ako pagpasok ko sa school, gabayan niyo aking asawa na wa po ay ligtas siyang makarating sa kanyang trabaho, ligtas din siya makakauwi sa bahay namin. So yung panalangin, ito po yung sabi nga, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Ang isang paraan ng pagpapakumbaba sa Panginoon ay sa pamamagitan ng ating pananalangin na may pananampalataya. Ito'y ayon dito sa ating binabasang My Life Today is a devotional book for adult. Ito'y 550. Napakagandang basahin ito. Dalang pinakapagkain natin sa umaga ay ang salita ng Panginoon. Sabi ko nga, without me, you can do nothing. Kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya ito po ang aking dalangin sa inyo. Patuloy po kayong sumubaybay sa ating programang Patubay sa Kalusugan para kayo po ay maraming matutuhan tungkol sa pag-aalaga sa ating buhay. Maraming salamat po. Nawa ang pagpapala at patubay ng Diyos siyang sumatin sa buong maghapon.